Sandali. At naiintindihan ko yun. Wala pong problema dun. Feeling ko talaga, nabubudol ako sa ganun. At... So, ayun na nga! Welcome back po sa ating channel. At nandito kayo sa ating channel ngayon. Dahil alam kong naiintriga na rin kayo kung ano yung nadagdag sa aking mga collection this week, March na. Kaya yan, gusto ko lang i-share sa inyo kung anong-anong nadagdag sa ating collection ngayong month. Pero for the meantime guys, kung bago po kayo sa ating channel, please do the subscribe naman po. Click nyo lang din yung notification bell dyan sa gilid para na-update po kayo sa ating mga video na baka makatulong sa inyo. At the same time, baka nandun yung mga hinahanap nyo. Alam nyo naman, plant hunt ang main priority natin. Pero ayun na nga, alam ko interested na kayo. Kaya, guys, silipin nyo na ang mga nabili ko through live selling. So, yes, guys, nag-purchase ako through live selling. Alam ko, hindi lang naman ako mayroong mga ganong pastime. Kasi minsan pag sa Facebook, di ba, yun yung tingin-tingin ka rin ng mga plants doon. At saka, ibibigyan tayo ng information kung ano yung mga trending plants ngayon, kung ano yung mga nagmahal na halaman ngayon, at kung ano yung mga halaman na lumalabas ngayon. Kaya guys, etong mga nabili ko, may live selling. First time, hindi naman. Second time kong nakabili through live selling. At maganda lang to kasi malapit lang sila rito. Malapit lang, through Cavite lang. Kaya meron ako mga na-purchase na Pangasinan. Meron ako na-purchase noon na Cotabato. Yun nga, si Squamit Peru. Pero yan, ipagmamalaki ko muna yung aking collection. At isa to sa favorite plant. And isa siya sa mga favorite plant ko talaga, si Gloriosum. Ay, Glorious. Si Glorious. Ito daw kasi si Dark Form. Although sabi nung iba, hybrid nung pinagbilang ko. Pero... tingin ko naman siya lang yung dark form that's tinatawag. Pero ayun, nagkaroon lang ng quick na kung kamusta ang aking mga halaman dito. Okay na okay sila. At wait, thank you po kay Bench. Thank you talaga Bench kasi hindi ako pinilit ni Bench tungkol kay Mamay po. Ayan. Thank you din. Eto kasi tong Mamay na to. Ayan siya. Quick ano lang, parang update lang sa aking mga plants. Eto kasi guys si Mamay, sobrang bait ni Mamay. Sobrang bait, sobrang fast grower siya. Mabilis siyang dumami, madilis din siyang lumaki. Kaya ayan na siya ngayon, malaki na. True, ayan ganyan, true. And then may pasuloy na siyang isa. Although yung isa kasi na lusaw siya. Pero okay lang yun, as long na healthy yung plants at binubugbog ko siya ng smoko. Pag-uusapan natin yan next time kung paano ba ang tamang paglagay ng mga fertilizer. Pero, guys, ang ginagamit ko lang na fertilizer sa mga halaman ko is Osmocote lang. At ayun, umpisa na natin. Ang unang halaman na na-purchase ko through live selling ay walang iba kundi si... ayan. Si Goldie Eye. Ayan, nakikita ba? Eto guys, si Philodendron Goldie Eye. Kung mga sa inyo, hindi kayo masyadong pamilyan kay Philodendron. One of Philodendron plants po siya. At na-purchase ko siya kay Plant Demia. Yan, papakita natin. Sa gilid, yung website nila, yung link nila. At syempre, kung saan kayo po pwedeng maka-order online through live selling. Kasi sobrang bait nila. Eto si Goldie Eye. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya ng mature form si Goldie Eye. Pero ayan siya. Sobrang one, isa siya sa mga wish please plant ko. Yan. Struggle na may braces. Huwag niyo na ako i-bash, ha? Sobrang ganda niya. Nakita ko siya. Unang-una ko siyang nakita kay Kuya Bernard. Yan, kay Kuya Bernard. Nakita ko yung malaking-malaki niya ganito dun sa bahay niya mismo. At sobrang na-inlove talaga ako dun sa halaman na yun. Although nakita ko na rin siya noon kay Sir Boyet, yun kay Arids and Aroids, pero nung nakita ko siya harapan, nahawahan ko siya, talagang sabi ko, magkakaroon ako niyan. Kaya ayan, nag-live selling noon sila Plant Demia, yan si Jim and saka si Ann. Rolly Ann kasi. Kailan nito? Kailan Plant Demia? Kay Rolly Ann at kay Jim. Yun, napakabait ng mag-asawa na yun. Wala akong masabi. Kaya, eto,
Ito yung nakuha ko sa kanila at sobrang ganda. Nakuha ko to ng around 1,800 ata. Ito. Correct me if I'm wrong, ha? Baka yun, hindi mo ganyan yan nakuha. Wag ganun. PM nyo na lang. Pero ayan, sobrang galing nila mag-live selling. Nakakabudol. Yes, nakakabudol. Nabudol ako. Pero yung pagkabudol naman nun, in a nice way. Kasi ang ganda-ganda talaga ng plants. Alam mo yung budol na ayaw mo na. Parang yung last plant ko na to. Pero pag nakita mo talaga, para oh my god, hindi. Hindi. Yung susunod na lang yung last plant ko. Pero ito, ang ganda rin ng soil mixture nila. Isa sa mga mixture, guys, ng aroids plants is yun nga, yung soilless. At lahat ng halaman nila ay soilless. Yung iba, alam ko karamihan kasi rare plants meron sila eh. Kaya, isa doon sa mga soil mixture nila is yun, yung cocoa cubes. May acacia leaves. Yes, number one yan. Pag-usapan natin next time, guys, ang soil mixture. Kasi gusto ko siya i-share sa inyo. The same time, nagkakaroon na rin ako ng malaking knowledge tungkol sa kanya. Kaya yan, share lang naman tayo, diba? Tsaka ito, pumice. Yan, may pumice siya. Yun, sa interested tungkol sa soil mixture, magkakaroon tayo ng another video dyan. Ginagawa ko na po siya ngayon. Medyo busy lang. Pero, eto, pag-aalaga guys nito, dahil soil, yung soilless niya, soilless na siya, pwede nyo siyang diligan everyday. Lalong-lalo na, maganda rin naman yung draining nila. Ayan. Maganda yung draining system nila. Kasi maraming butas yung ilalim. Isa sa ginagawa ko ganito, yung talagang kahit ano, ginagawa ko to lahat sa mga paso ko, dinadamihan ko talaga yung draining niya sa ilalim para hindi maistakan ng tubig. At tsaka na, sobrang bait nitong halaman na to kasi napansin ko wala siyang tigil sa pagdahon. Kaya iniisip ko na palitan na siya agad ng pot kasi medyo maliit yung pot na to at sobrang sunod-sunod yung pagdahon niya. Kaya yan, pakikita ko sa inyo kung paano ko siya irerepot next time. Pero sa may mga philodendron, the best talaga si soilless ang gamitin nyo pag nag-uumpisa kayo katulad. Sa mga nag-uumpisa maliliit pa. Para madali niya makuha yung nutrients ng halaman ng binibigay niyong fertilizer. At the same time, makahinga yung ugat niya. Kasi yun yung importante sa mga halaman. Yung may airflow sa ilalim. Ayan, di ba? May airflow na tayong nagtatawag. Pero ito, kay Plant Demi PH 1,800. Correct me if I'm wrong, Jean and Molly Ann, ha? Ayan, pero ito siya. At ang next plant natin ay galing pa rin sa kanila. Kasi nga, nabudol nila ako. Baka yariin ako ng mayo. Pero sobrang init dito dahil nasa labas tayo. Tsaka summer na. Isa rin yan sa magiging problema natin, mga plantita. Ay, yung init yung magiging epekto nun sa ating mga halaman. So, ayun. Ito ang next plant na na-purchase ko sa kanila. Ito yung tinatawag nilang 69696 o mas kilalang tawag na Big Ears. Yan. Philodendron, one of, ano rin siya, na rare plants. Yan. Ito, na-purchase ko sa kanila ng 1,500. Yes, sasabihin niyo sa akin, sumasobra ka na yata sa iyong plan na 1,000 pesos. Guys, nagkaroon ako ng realidad. Nakapag-isip-isip din naman ako. Na pag rare plants talaga, ikaw nagko-collect. Medyo may kamahalan talaga. Lalo, kahit pa isa-isa lang yan, okay na okay ako dyan. Alam niyo naman, nag-uumpisa ako sa maliit hanggang napapalaki ko na siya. At natutunan na rin ako, guys, na pag napaparami ko siya, napopropagate ko siya, doon nagro-roll, yun yung ibibenta ko para ma-purchase ko naman yung ibang plants na pwede ako magkaroon na ma-add sa collection ko. Kasi eto mga to, ano na to eh, roll na to ng aking mga dating halaman. Yung mga, yun nga, nagkaroon kami ng live selling. Yan, sila Omeng at si Ryan. Tsaka yung kapatid ko si Jewel. Nagla-live selling sila guys. Although yung ibang lives na halaman nila, is common plants to uncommon. Pag naghahanap ng rare plants, yun, may mga maliliit naman ako na popropagate. Kaya okay lang siya i-out. Para makabili rin naman ako nung halaman na gusto ko rin magkaroon. Isa yan guys sa technique ng mga nagko-collect, ng collectors.
Nagkakaroon din ng swap, yung mga swap-swap, di ba? Kaso napansin ko kasi sa swap, syempre, kung rare plants kanya pinakitaan, syempre, rare plants din yung kailangan katumbas ng o katapat nun. Kaya ayan, nagtatry ako nung swap, kaso parang walang pumapansin. Pero ayan, sa kanila kasi talaga, so ang soil mix nila is soilless. Kaya yun, na gusto ko talaga. Although, nakailang araw na rin to dito sa akin. Nilagyan ko lang siya ng Osmo Coat, pero alam ko may Osmo Coat naman sila nilagay dito. Para lang mas madali siyang, mas madali yung release nung mga susunod niyang dahon. Kaya yan, kung naghahanap kayo guys, kung interested din kayo sa mga live selling, subukan nyo. Pero minsan may struggle kasi yung live selling ng malalayo, katulad nung Cotabato, Davao, yan, ano, bibihira rin naman talaga yung seller na sa live selling na mabait, diba, tsaka na talagang ina-accommodate ka. Kasi nangyari din sa akin, hindi ko alam kung sa akin lang nangyari, o nangyari din sa inyo, nangyari din na hindi ako pinansin kasi isa lang yung na-purchase ko. Nangyari din na marami daw akong tanong, kaya hindi ako in-entertain. Although, okay lang sa akin na naiintindihan ko yun. Kasi siguro may mga buyers sila na mas maraming binili sa akin, di ba? Eh, ako naman kasi talaga, yun din ang problema sa akin guys eh. Hindi naman porket nakita ko yun na maganda, bibiling ko na. Kinoconsiderate ko rin na meron naman na ako, bakit ko pa bibili? Di ba? Kaya kung ano yung wala ko doon, tapos affordable siya, yun, imamain ko yun. Pero pinipilit ko rin naman na madagdagan pa yun para sana hindi sayang, di ba, yung shipment. Yun, kaso nga lang, wala na talaga eh. Minsan, isa lang talaga yung makikita ko. Kaya, ayun, parang yung iba hindi na talaga ako pinapansin. Kasi isa, dalawa lang yung na-order ko, magkano lang. Diba, parang hassle na igaganon pa nila. Kahit ikaw na yung magbabayad ng shipment, siguro, i-ano na lang nila, ibibigay na lang nila dun sa mas nakakarami ng bumili. I-offer na lang nila para isahan na lang. At naiintindihan ko yun, wala pong problema dun. Kaya eto, buti na kilala ko yon sila Plantdemia. Kasi, ano, malapit lang sila. Kaya-kaya kong pumunta doon, mangulit, at humingi ng discount. Yes. Kaya ayan, eto yung isa sa mga na-purchase ko sa kanila. Malaking tulong yon, lalong-lalo na dun sa mga hindi makatravel. Lalong-lalo na rin ngayon na nagkakaroon na ng busy days kasi nga nagbaback to normalize na tayo. Kaya isa lang na sa nasasandigan natin yung mga live selling. Kaya ayan, next tayo sa aking third plant na nakuha ko sa kanila. Eto! Eto yung next plant na nakuha ko sa kanila. Pero eto, pa-previous na nila. Kaya thank you talaga. Kasi parang nabasyata ako ni Jim. Si Jim talaga nagbasya akin na yung isang plant ko daw doon, hindi longgiloba. Hindi daw yung longgiloba. Pero mas rare pa daw yon sa longgiloba. Pero eto siya, yan si longgiloba. Isa rin kasi sa naging favorite ko, guys, is alocasia. Aroids variety talaga yung nagugustuhan ko. Kaya kung makikita nyo sa likod ko, hindi lang naman philodendron ako meron. May alocasia. Ayan, si Amazonica at saka si Santosoma. At eto si longgiloba. Ayan. Ganun din pa rin yung, alam nyo, natutuwa ako sa mixture nila. Kasi, ano siya, may acacia leaves talaga. Soilless pa rin ang ginagamit nila. Parang soilless pa rin ata to. Yes, parang may konti atang lupa. Pero, ayan, may acacia leaves pa rin at coco cubes. Parang dun pa lang kasi sa soil mixture na yun, nag-effort na sila eh, di ba? Kaya alam mo maganda yung halaman makakarating sa'yo. Tignan mo guys, close up niyan, may bago ng pasilo. Yun yung kagandahan sa pag-soilless yung gamit mo na. Alam ko may konti itong lupa kasi alocasia siya. Mas na-absorb kasi nila yung vitamins na kailangan nila. At the same time, yung airflow dun sa ilalim maganda. Kasi yung nasa ilalim nila, yung draining system nila maganda. Kaya yan, thank you talaga sa inyo, kay Plantdemia. May PH ba? Masa Plantdemia, dyan kay Jim, kay Rolian. Thank you. God bless, lalo pa kayong pagpalain. Alam ko, in time, darating yon, claim nyo, na magkakaroon kayo ng malaking garden dyan sa Kawit, Cavite. Tiga-Kawit ko kasi sila. Dyan sa Binakayan lang naman. Masyadong malapit. Kung around Manila ka, di ba? Sobrang hands-on yung mag-asawa na yun. Saludo ko talaga sa inyong dalawa. Kaya, ayan. Ito yung kanilang papri. Hindi dahil prinibihan ako, ha? Na kaya sobrang ako makapag, ano sa kanila. Na parang appreciate na appreciate ko. Yes, appreciate na appreciate ko sila. Kasi sobra silang hands-on sa halaman nila. Nakasama ko silang
ng plant hunting, nakita ko talaga yung, alam niyo yon, yung mga taong yung dedication sa ginagawa nila. Na tapos magkasama pa sila. Pinakilala ko sila diyan kay Precious Garden, kay La Kuya Francis, kay La Ate Perla, sobra akala. Ayan, kay La Ate Celine, pinakilala ko sila kasi para mas ma-inspire pa sila sa mga kwento ng iba. Kasi, di ba guys, minsan mas na-inspire tayo. Bigla-bigla nadating sa buhay natin na may nakakausap tayong tao na nagbibigay sa atin ng inspiration, di ba? Kaya ayan, kaya yun na, thank you uli. At yun yung tatlong na purchase ko sa kanila. At eto pa ang next plan. At eto na yung next plan. Although, hindi ko siya sa live selling talaga nakita. Nakita ko siya sa Facebook page.